we're back, mga kaibigan. Game number 2, bakbakan, action, Xerxia contra Meet Avenue Gaming. Game number 2 na po tayo dahil nanalo nga sa unang sagupaan bakbakan ang Meet Avenue. And big shoutout kay Brownie na bagong gupit na papalapalaw ng ngiti mo. Brownie ka lang, lagi blacky ka na. Black. Sana may pasalubo. Oh, yun ang tama mo sinabi, LB. Guys, andito si Boss Luge. Magtatrabaho na po siya mamaya. Wala man lang. Sabi niya, Pares daw. Magdadala ng Pares pag umuwi. Yun, ba't wala. Pares? Sa Pares Retiro. Wala eh. Wala. Huwag na tayong umasa. Masaktan ka lang. Pero, ay, ayun. Antayin ko yun, Jules, ha? Antayin ko yun. Parang galing US lang, no? Galing, wala, ano, abroad, wala, si kuya mo, Jules. Wala eh. Pero Xerxia, eto na nga. 3 picks na ang pinakita ng Xerxia dito. They have the Tusk, Dark Willow, and Snapfire. So, isa dito, core. Mm-hmm. Diba? I feel ko, Tusk siguro. I feel like JG Tusk are mid. Much better. Maganda to. Tusk kasi, apag yan sa Lina, kung i-offlane man siya, medyo mahihirapan nga. Pwede naman nila ma-snowball yung Lina pag low level pa lang. Pwede nilang mapatay sa laning. Pero I feel like, much better kung i-mid yung task. If ever man na tiny mid, makakapalag naman siya. Pero I was just, you know, shocked na hindi naban yung Lina dito, na open nga siya. And of course, first pick kasi yung MAG, so syempre kinuha na nila yung best carry sa meta na to, yeah. Diba? Na open up eh la kanina, first ban yan, so binigay siguro may idea yung Xerxia how to play against Lina dito. Kasi kadalasan ganun eh. Bigyan natin tong Lina, sabay iran natin tong ganitong draft, no? Uy, Dark Sir, Dark Willow. Mga pantim Python talaga yung mga gusto dito na supports and the pang offlane. Ang ganda din na silencer pick. Nakakapigil siya dito sa pag-initiate ng Xerxia dito. Pag nag-stobble sila, isang silence or maybe wait for that snapfire to use the Mortimer's kisses and then... Mm-hmm. Boom, isang silence lang, global silence lang, makakancel na nila agad yan. So I think this is a good pick from MRG, getting the silencer and Darkseer. Kasi yung offlane nila dito. And I think Darkseer with a tiny, very good combination. Both melee heroes makakalapit lang. At kung sino man yung magiging carry ng Xerxia dito, they need something siguro carry na may pang-out. Maybe, kasi yung pressure niya, no? Pagka hindi core, pag sabihin na natin hindi mid yung tiny, position 4 siya. Lalagyan lang ayon siya sa Vitos combo. Sakit. So, I think possible pa rin naman na mag-void yung Xerxia dito. Pwede lang makapag-time walk out. And yung combination din ng Mortimer's Kisses and Chrono. Yep. So, ano kaya yung fourth pick nila dito kung sakali? Xerxia, I'm thinking mid moon. Carry na din na pick. Mm-mm. Kung sakali. Oo, carry na. Kasi sila naman yung last pick eh. So, nakita na din naman nila yung katapat na core ng carry nila, which is the Darkseer. So, pwede na nilang counteran yan. At sila din, yun nga, sabi ko kanina, sila nga yung last pick. So, kung ano man yung last pick ng MAG dito, makikita na nila kung anong lane tong tiny. Is it going to be a post 4 or is it going to be a mid lane? Para ma-adjust din nila yung kanilang heroes like the Tusk, kung imi-mid ba nila or not. David for Chaos Knight, Xerxia. So bagay, ano? Para maran nila yung ganitong klaseng drop, pika ng carry na pwedeng sumama din agad, like armlet lang, go na yun, with blink. Mm-mm. Laban na, ano? So, ang idea dito is Tusk, mid siguro for me, kung magiging tiny lang naman din yung kalin, no? Kung sakali. Tusk mid, yes. Maganda naman talaga ang Tusk mid. Also, JG... Yun talaga eh. Gusto ko talaga na heroes niya is yung mga magagalaw sa map. Earlier, na-shutdown kasi yung Pangolier na niya eh. So, I feel like possible na itask yung i-mid nila dito. But we never know kasi pwede din namang offlane yan. Yes. So, potential ban. Kanina, hinahanap mo tong Slark eh. Pero this time, na-ban out ng... Meet Avenue Gaming. Kasi more on single palag din talaga si Slark dito. And surprisingly, binan ng Meet Avenue Gaming. Respect lang. Nalis nila dito yung Nature's Prophet. Pero mid ang read nila dito. So they're not expecting na task yung igigit na ng Xerxia. Maybe hoping for an offlane dito. Yung Meet Avenue Gaming na dun ilagay sa role na yun yung task. Oo, ganun nga. Kasi nagban sila ng Invoker. Yun nga, sabi mo din, kanina binan yung Slark. I think Slark
is a good ban. Was a good ban for MAG kasi nga Lina yung carry nila. And Slark, makaka-pounce in lang siya dito kay Lina eh. And we'll know Lina, pag nalapitan na siya, mahihirapan na din yung Lina na makapag-hit, especially may Shadow Dance. Yung Slark, may Shard pa na invulnerable siya for a few, you know, seconds. So, but MAG, they're actually confused kung ano yung pick ng last pick ng Xerxia dito kasi they ban out an invoker and a Tidehunter. So I guess nagban lang sila ng Tidehunter kasi pang ano din yan eh, pang setup din yan, 'di ba? Ravage with a Mortimer's Kisses and also invoker naman kasi strong laner naman talaga si invoker. Mm-hmm. So kaya naging ban din nila yan. But okay, LS yung binan nila. They're still thinking na possible din naman na ililina mid. Kasi si Exiler, okay, naglilina mid to eh. Ito yung laging naglilina mid na nakikita ko. Kasi nasanay ako sa Lina Carry sa meta ngayon. And one of the players na laging nagmi-mid Lina is si Exiler. So tama lang din na nag-ban din sila ng Lifestealer. I mean, hati din ano, yung decision nila dito. Yes. Yung Xerxia, same lang. Sa parehas na potential last pick. So, 10 seconds na lang naman. Malalaman na natin dito yung role kung sakali ng Lina. Kung ano yung magiging last pick. So, it's gonna be Lone Druid. So, tama nga, Lina mid nga to. And yan kasi yung Lone Druid nga ni Merakel. Pinanout na nila kanina yun eh. Pero ngayon kasi, since nakalusot, they went for LS instead sa kanilang last ban, Xerxia. Nakakuha naman tuloy yung Lone Druid, no? Lone Druid, I think okay lang. Dalawa kasi yung poproblemahin mo dito remaining sa Lone Druid eh. Siyempre, yung Bearden, di ba? Mm-hmm. And as well as like the Lone Druid itself. So, very too tanky, kumbaga. Parang 6v5 yung mangyayari. Hindi mo mapapatay si Lone Druid kung hindi yung may-ari yung totodasin mo. Pero Marcy pick, and mid I think... Mid-task na nga sila. Mid-task nga talaga. I think much better din talaga na mid-task. Mm-hmm. Even if it's up against sa Lina, medyo mahihirapan nga lang talaga si Tuskar, lalo na yung attack reach ni Lina ay malayo. Pero the good thing is, he can dodge that stun ni Lina with a snowball naman. Mm-hmm. And pwede din niyang, pag masyadong maging malalim sa Exiler, pwede niyang i-eye shards block and then tag team, di ba? Kayang-kaya niya patayin yung Lina na to. So, but in terms of draft, I feel like I'm still going... Ang sabi niyo? 90 minutes ka sana. 90 minutes ka sana. Sa talaga dito kay Boss Luch. Pag mamaya, nag-90 minutes yan si Jules talaga. Aasarin ko yan. Pero okay lang, 90 minutes. Ano, basta maganda. Basta malupit ang Dota. Oo, basta malupit ang Dota. Hindi yung sobrang passive. Tapos lang, no, 90 minutes na wala tayong siya. Yung Polaris noon, halos 20 minutes ata yun, more on farming sila na naganap. Pero kanino ka ba dito sa draft? Ako, feeling ko, tapos na ata ito. Agree ako sa sinabi ng isa nating viewer. Dapat daw malalakas na team ang itapat sa Xerxia. Kasi malakas sila eh, kapag natatapat sila sa mga mahuhusay na teams eh. Kumbaga, nagsistep up sila. Pag malakas yung kalaban, malakas din yung laruan. Pagka ito, saktuan. Hindi ko sinasabi mahina yung MAG. Malakas yan. Yan yung mga Division 2 player din at Division 1 player before sila, Exiler, di ba? Boss RR din is a very veteran Pinoy player na dyan. Siguro MAG ako dito. Tingin ko to zero to eh. Kasi ang ganda ng silencer pick nila, it counters out ng mga heroes ng Xerxia dito. And also, Lina mid kasi ni Exiler nang bubuhat eh. Nahalata ko dito kay Exiler, mahilig siyang kumuha ng hero na semi-carry na bumubuhat din sa game. So, I feel like kung mapabayaan din nila si Lone Druid especially, they'll have a hard time killing this Lone Druid. Anong game magkaka si Boss Jules para makabet ng 2.5? Last series sila, Polaris versus AG. And yun, napakalaki ng chance. Kasi sobrang match noon, guys. Promise ko may bebetan kayo, 2.5 sa match na yun. Ano? Pero ito, First Blood, RR, 2 seconds yan. And 5 players, mga kaibigan, with Eye Shard. No freaking chance na makawala pa dito nga yung silencer. And syempre, that First Blood is brought to us by Rival. Ayun. So, ano yun? But parang monotone, Jay? Thank you.
Ikaw ah, kulit mo. Pero ayun na nga, no, oh. So first blood guys, very nice. Five man from Xerxia, nakasecure sila ng first blood at na, although support lang din naman nahuli nila, pero still good since nakakuha sila ng bounty ng first blood. And I think makakakuha din sila ng two bounty runes here. Maybe not. Ah, oo. Wala nang nag-lane sa MAG dito sa may baba eh. Or kukuha ng bounty rune. So, moment of truth. Masakit yan. Masakit yan. Para sa Xerxia. Mapag-take ng bounty. Kaso si Kesh ko, naku po, dalawang kill. Wala pang creeps. Di pa nagsagubaan, ano? Lang. 2-0 na agad para sa Xerxia. Magandang pangitain. Di ba? At least. And kanina, shoutout nga pala yung boss JJ na tumama. No? Sabi niya, baka 2-0 na daw. No? Good luck ulit sa bet mo, boss. Sana all talaga. Ito daw, easy 2K ay daw for Xerxia sa first blood. Eh. Ayun, diyan ako nagbibet eh. Pag nagbibet ako first blood, ako talaga nagbibet. Yung sinasabing sugal. Sugal talaga yun. Oo, wala kang idea dyan kung mapa-first blood ka ba or sino makaka-first blood. I mean, both teams, no? Mas gusto mo na yung na first blood, yung tinayaan mong bet ng first blood, bigla magiging aggressive with a smoke. Ayun yung yung maganda eh. Next game nga. Kung may next series or next game, kung magi-game dito, magbibet nga akong first blood. Yep. And ito, may question lang, LB. Boss Jay, Xerxia pa din ba si Bob? Anong Xerxia si Bob, ha? Execration, ito po, execration. Ayun, naka-t-shirt pala ng exe to. Yes, exe po si Bob, guys. And yung team niya before is, hindi mo siya nag-Xerxia eh. Ano siya eh? Vice? Ano yun? Vice Esports siya before. Kampi niya din dun sila Palos, no? And ngayon, nasa exe na po sila. Na nag-qualify na po para sa lima major. Kita kasi tayo dyan, guys, ha? February 22. Yes. Ng araw na lang, limang araw na lang. Malapit guys, major na. So, i-ready nyo na yung ano nyo. Wag, ano, i-chill-chill nyo lang sa mga Division 2 team yung ano nyo, pamusta nyo. Doon nyo talaga i-ready and mag-outright na kayo, guys. Maganda outrightan ngayon, Liquid eh. Tsaka kahit sinong Chinese team, feeling ko. Ikaw naka-ready ka na ba? Hindi. Alam mo naman, me. Tamang nood lang, pero RR. Pwede nyo makaunahan din si Bobby, so pwede siya mamatay. Kota na. Pwede na, pwede na. Si Rupi do, no? Ay, ikaw nga pala. Forgot. Hindi, ikaw na. Nasimulan mo na eh. Tapusin mo na. Hindi na ako magsasalita. Nasimulan na, nasimulan mo na. Pero yun nga, no? Maganda na din yun, kasi nakakuha na din si RR ng XP even if namatay siya. Siya naman yung unang nakapatay eh. So, still good for the silencer. But I guess, sir, siya pa rin talaga yung lamang dito. 3-1 na nga yung score. Pero papatay na naman siguro. Ay! Yun lang. Yun lang ang downside. Pag melee ka, vacuum, ion shell, masakit. Lalo na pag low level pa lang. At CK naman, the good thing for CK is pwede naman siya mag-jungle later on. Mabilis lang naman siya makakuha ng jungle and siguro sa ngayon, ginagamit pa talaga ng MAJ yung strengths nila. Lululo lang yung courier mo. Yung courier na black. Yung bagabang. Ng courier. Ay, ng mga creeps. Ay, hindi napatay pa rin ata. Wala, napatay. Nagdire-dire. Binatulog po. Si Zil, napatipin na lang kay Kishka dito. Kala niya yata, hero niya yung kinokontrol niya sa part na yun. Pero yun, LV. Hoy, Jay, magsalita ka. Ikaw yung play-by-play dito. Oo. Nakuha si Kishka, mga kaibigan. At ngayon, talaga, napipiga tayo dito, mga kaibigan. Pero relax lang naman. 4-2, ating magiging scoreline dyan. And Lina, expecting na talaga madodominate niya yung mid lane. 13 last hit pa lang nagagawa ng toss. And right now, si Jaja. Dalawang right click ng tower yan. And may vacuum na naman once again. And Zil, no? Makaka na sila din sa bottom lane. Ang sakit. Ang sakit talaga ng common eh. To Tiny and tawag dito, Darkseer. So, pwedeng silang dalawa naka-ion shell, babakyong pabalik ka. Eh, yung heroes ng ano dito, ng Xerxia dito sa baba, wala naman talaga silang sure na pantakas. Pero ito, Bramble Maze, RR, matatadya ka ni Ruby doon ito. Yun na nga, nakikback na mga kaibigan. So, that's an easy kill. Si Silencer dito, RR, I mean, hindi siya pwedeng mag-overstep ng ganun dahil may lockdown talaga. And napakalambot nila para hindi makakuha. No? Reality rin, pinagsabay na, kasama dito yung cookie. Ayun, hindi pala pinagsabay. Kinancel ni Karma kanina. Pero sila, ito na yung Avalanche.
lalapitan lang para sa Ion Shell, pero alam nila na healthy pa yung Chaos Knight dyan para hindi mapatayan. Meanwhile, 2 seconds stun. Kishka ngayon. Pinakium lang. Masasaktan. Oh, winatos. Double kill pa if ever. Man, nabuhay pa si Kishka doon. And Xerxia sa bottom lane. Deep contest that bugbogan, ano? Pero, man, it's MAG na nanaig sa dulo. Grabe yung ano. Ang taas pa kaya ng HP ng dalawang yun. But because of that vacuum and the toss combo, nabuhay pa si Tiny at dalawa pa yung namatay. And yun nga nakikita natin kung gaano kalakas yung Tiny and Darkseer combination sa may baba. Even if merong Snapfire, di ba, na makakapag-slow lang ng Scatter Blast. Pero ang nangyari kasi dumidikit din si Snapfire sa kanila eh. Bali, lumalapit siya dito kay sa kanyang Chaos Knight. At pa silang dalawa yung na-vacuum, dun mo masasabi na it's going to be a disaster na calculated, mga kaibigan. Yeah, well played yung pagkakatos. And may question lang si Boss Harry. Si FJ, ano reaction mo sa tweets ni Asta about sa mga kampi niya? Bakit? Ano po bang tweets? Wala kasi ang Twitter, boss eh. Ano bang tweet? I-share mo na. May tweet daw si Asta sa mga teammate niya. Asa pa si Asta ngayon pala? Sa ano siya, di ba? Ang tip to, Geekslate? Ay, hindi. Huh? Ano sabi mo? Geekslate tuloy. Anong team to? TNC before. TNC, magkakalang ko last ano, last TNC. Hindi ko alam kung may team siya ngayon. Pero I don't know kung, pwede mo search sa Wikipedia. Search mo na, Asta. Ayan, makikita natin. Pero ito. Ano ba tinweet niya? Guys, ayan ang tanong. Kung nambabaharag yung Xerxia sa top lane, yung offlane nila. Actually, yung dalawang offlane na lanes dito ng both teams, yung ano eh, maganda yung nagiging laro. Pero may plano nga yung Xerxia kasi gagank na si JG dito. At makikita ba nila si Miracle? That is the question. Okay, aware. Aware naman si Miracle. Because they do have that send, I mean, that Observer Wards. Pero eto mga kaibigan, nice toss play. Yun na naman yung combo, pero may snowball. And Jaja, tutulungan. Bombi, I mean JG mga kaibigan. And matitake down din naman dun si Exiler. Not raid si Jaja, at least. Pero karma ngayon mga kaibigan, nabulit seal. Pero wala na siyang pampabilis mag-running man challenge. Ano? Yung search. Kayang-kayang labanan ni ano to, kayang-kayang labanan ni Rupi to, pero kailangan niya at least magkaroon ng ulti. Kailangan niya ano, isang creeps mamatay eh, para magkaroon na siya ng ano, ulti. Kaso lang, men, si Kesha masyado masakit na, inabutan si Karma, and he knows, sa farm de derecho. Mapapahamak ata si RR dito. Ayun na. Goodbye. Goodbye, tanggal ang aray talaga ni RR na naman. Siya pwede lumapit, pero hindi si JG, men. Uy! Ano na lang daw? Uy! Sakin si Miracle doon na potential double kill sana kasama yung alaga. Pero 2 more right clicks pa kailangan. Pero since napag-TB out na, successful makakauwi, no? Okay na din yun. Nakakuha naman sila ng bear eh. 300 gold din yung bear. So parang nakapatay ka na din ng hero doon. Pero yun nga, no, na-shutdown talaga ng MAG. Yung carry ng Xerxia, hindi na makahinga si CK, si Chaos Knight. Kasi kahit saan siya napupunta, eh, hinahanap siya, pinapatay siya. Pero yung trade naman kanina sa mid, I think that is good for Xerxia kasi nakapatay sila ng mid lane, which is the Lina. And Lina kasi yung pinakamayaman sa ngayon na core. So, kailangan din nila na, you know, bawas-bawasan din yung gold niyan. Kakatipi lang yan, lakad matatag. Naku po, pinitensya guys. Mahal na araw para kay Miracle dito kung sakaling madali siya. And ano na yun, nakapag-setup na din doon sila Bombi, ano? So, easy game. Dito yung Lone Druid. Ang mahirap kasi dito sa... Ay, patay ata si Rupido kung naka-max out yung third skill. Pero mapupush na nila yung ano, no? Mid-tier 1. So, Rupido mapipitas. Yun nga, na Arcane Curse na ata siya sa part na yon. Pero JG naabot ng Laguna. Naku po si Exiler. And the toss play na naman, mapapa-nice toss na naman si Boss JJ isa from YouTube dito sa mga nagiging play ng MAG right now. First 10 pa, para sa kanila, ano, LG. Oh, first 10 kills nga, so congrats sa mga nakabet dyan sa MAG for first 10 kills. Ayan, panalo na kayo guys. Pero nakikita natin yung sakit talaga na naibibigay ni Lina sa kanyang free hit lang. Wala pang makapigil sa ngayon.
kay Lina eh. Maganda din kasi yung ginagawa ng MAG na Tiny dito, nagro-rotate na siya because Darkseer, alam niya, kaya-kaya niya na iwan. Wala na ngang ka-lane si Darkseer dito eh. Kumbaga ginagawa na ito, pressure na lang ng lane. Pero Xerxia naman, pinipressure naman nila yung carry ng MAG, which is Lone Droid. Ang mahirap kasi sa Lone Droid, naiwan na din siya eh. So, yung heroes ng Xerxia dito, may panlapit sa kanya, which is, you know, the rebound, deto ni Rupido. And I think, kala ko mapapatay nila yung Tiny. Pero yan, kailangan lang din ni Kishka na maging maingat muna kasi merong double damage rune si Tusk. And magiging aggressive talaga yan sa ngayon. Kasi while response with the double damage rune, naku po, ang sakit-sakit yan. Susuntokin ka lang. And ngayon, at least, kulang na lang ng about 300 gold para mabuning Maelstrom next island. And nagbe-benefit din yan, kalaban mo kay Snipe. Aba, pa-clear out ka agad dito ng mga Phantasm. And right now, si Asta, ayan, si Karma nga pala yan, mga kaibigan, nagpalit ng name. Thank you sa tropa natin dyan na si Basic Cards PH. Ayan, TP, pero Global Silence, medyo maaga, ha? Walang na-vacuum yata si Zil sa part na yun. So medyo, ano lang, reset lang for Karma dito, wala na daw Global, pwede na silang pumalag ulit. Oo, pero... pag sumama yung Lina dyan, ay hindi. Nakikita naman nila yung Lina sa mid lane eh. So, nagiging matapang yung Xerxia. But they don't know. Ay hindi, kita nila sa sentry na may naka-invy na task. Nadaanan. So, aware na si Bombi. Pinakamagandang mangyari na lang sa Xerxia is mapag-takedown sila ng tier top tower dito kung sakali. Radiance middle tower. Si Kishka, kukulit lang eh. Nagpapakita. Binibait niya yung sarili niya. Pero even if nag-smoke yung Xerxia, they know na nakaposition sa high ground yung MAG dito. Kaya hindi sila tumuloy at umikot sila. At iba yung kanilang hahanapin na papatayin. I think they have plans on killing this Lina. They know that four heroes ng MAG eh, nandito lang sa may top lane. So they're trying to hunt out the Lina. Ang tanong, kung maglalakad ba yan papunta dyan. Hindi naman siya pupunta sa triangle. Okay. Ay. Ito na yung snowball, mga kaibigan. Walrus punch. Easy kill para kay Jaja. Kasama din sila Bombi. And Jaja, actually si Bombi pa nga yung nakakuha ng kill doon. Ano? Pang-killing spree dito ng Dark Willow. Pero kahit ganun yung nangyayari, nahihirapan pa rin talaga yung Xerxia na i-push yung mid tower ng MAG dito kasi yung heroes kasi nila sa ngayon, hindi muna sila masakit mag-push. Yung pag-push kasi nila later on, pag marami ng items, yung CK, di ba, phantasm lang and then mabilis lang sila talaga din mag-take down ng Torre. But for now, I think there's just making space for the Chaos Knight to farm, secure those items na kailangan niya para hindi siya masyadong mabehind din. Pero ito naka-ready lang. Isang puno lang yung pagitan ni Bombi at saka ni Exiler. Buti na lang kamo, hindi lumabas si Exiler. Doon naping na, no? Kung medyo maaga lang si Bombi lumabas. I mean, kasama niya yung Chaos Knight, may potential na makuha nila yan. Ito, pwede ata eh. Alay, pantasam ilo na lang yung kasama niya. Wala na siyang tropang Dawnbreaker at saka Nature's Prophet na susulpot bigla. Pero speaking, iba na susulpot dito. Kishka with a toss play kasama si Zil, Vacuum, and eto na nga yung Ion Shell. Pinato pa ng punong kaawi sa utak, no? sa batok, mga kaibigan din si Rupido. Oo, wala na ding out si Rupido dun eh. Once talaga na Marcy ka, tapos may silencer na sumama sa paggagang, mahihirapan ka because of that last word. Pag ginamit mo man yung rebound mo, eh, magre-refresh naman yung Arcane Curse, tapos mapapapa yung ano, yung last word. So, still, parang tinanggap niya yung time na yun na mamamatay na siya eh. Pero, ayun naman yung goal naman talaga nila is just to let this CK get that Echo Savior para, di ba, masakit na din yung right clicks niya. Meron na din naman siyang armlet and I think once na meron siyang Echo Savior and the armlet, pwede na siyang sumama. Although I feel like he still needs to be. Grabe naman. Jumump in aagad din si Rupido. De-deploy nila yung Kisses but the Global Silence will cancel that combo para dito sa Xerxia and yun yung maaasahan mo talaga sa isang silencer. Sobrang stopper talaga niya no. Pang ano? Pag disengage ng kalaban pero aabutan pa nila dito, men.
May kill streak yan ha, si Bombi. So easy kill. Meanwhile, sa likod yung Lina. Natalo na naman ni JG, mga kaibigan, with the Walrus Punch and no chance to TP out. Siya yung command cell ng TP. Karma with a double kill. Potential tatlo na mapapatay. Apat pa actually. 3-4-2 and the tier 1 tower na mababasag dyan, LV. Basag na to. Ganda sana. Maganda na sana yung pag-silence netong global silence ng silencer. Napigilan nila yung pagkapatay kay Lina. Pero naghabol pa sila eh. Goods na sana yon, pero I feel like napilitan na din silang maghabol kasi sayang naman yung kung isa lang yung mapapatay nila with a global silence. So nakapalag pa yung Xerxia doon, pero kala ko babasagin na nila kasi mabilis pa din kasi mag-respond eh, kasi low levels pa lang yung heroes ng MAG, so hindi na ginamble. Bale, ayaw na magpabawi ng Xerxia. Eto, kanina pa maulit yung Tiny na yan with a toss. Kishka, makakawala pa kaya? Mukhang wala ng chance. Nandun yung Avalanche. Movie's here. Ibibigay nila GG with the Walrus Punch. At least, yung pesky na tayo. Kanina pa umuulit. No? Mapipitas nila. And gusto ko lang sagutin si Boss Malipol. Shoutout sa'yo, Boss. Malipol Warren. Ngayon po ba laban ng Blacklist at Talon? Pati Grand Finals, Boss. Natapos na, no? Kahapon po, tinalo ng Fnatic yung Blacklist. Ay, oh tama. Sa bottom lane, makunat kasi yan. Hindi nila kaya i-takedown dito si Merak. Wala kang backup actually. Silencer lang. Pero di na nila te-testingin pa yung Lone Druid. Yun lang, yung lane sa gitna. LV, si Exiler, nabigyan. And Zil sa top lane. Rupido, marirebound eh. Kaso mabilis tumakbo with a surge. Question is, kung aabutan pa, may mechanism. So, pag nakita niyang medyo bumalik na sa kalahati, pwede niya nang i-go. Pero global silence. Kung ako yung snapper dito, sobrang messed up mo na, no? Kung kailan nahuhuli ni Bombi yung target, saan no, naman nag-global. Nakita mo, nabaliktad pa nga. Wala, ang hirap lone talaga patayin ng lone droid na naka-ultimate. Ang kunat-kunat, tapos may bear pa. Ayan, no? May nahuli pa nga siya dito. Snapfire. Pag hindi pa, actually si G, nag-audition guys yung Xerxia. Pag na-root. Na-root. Marurut kaya? Inabot. Uy, medyo malis yung isang right click. Pangalawa. Ayun lang. Dun sa pangalawa. Ah, that's not it. So, it takes two to tango, mga kaibigan. Three heroes yung naghabol. Wait dito lang. Kay Merakel. Tama ba akong kita? Naka-blade mill yung bear niya? Hindi ko nakita yung item eh. Tama ba, Direk? Naka-blade mill ba yung bear? May makikita natin. Bear, pindot. Ay, mamaya. Pero, yun nga no, three heroes at nabaliktad pa. Sa ngayon na kasi mahirap nang patayin si Merakel eh. Lalo na nag-global silence. So, once talaga na makapag-global silence yung silencer dito. Yung si Miracle kasi nakakabawi na din siya sa pagpa-farm even if medyo nalugi nga siya sa top lane. And you don't want to kill a lone druid na naka-ultimate kasi ang kunat. Oo nga, naka-blade mill daw sabi ng mga tropa nating viewers. Blade mill siya, no? Parang ano, Spectre meta. Pang-farm. Diba? Pero toss play, na-toss back, papunta dun sa Lina, pero hindi niya agad nagawa yung combination. Laguna na lang yung pinamababato niya. And that time, that's gonna be Tiny. Down dito for MAG. Yun. I guess that's good for Xerxia. They killed one hero. Kaso sa ngayon, even if farm si CK, I feel like kailangan din, actually both teams dito, kailangan sila ng mga BKBs. Ay, eto nga lang. Mahuhuli nila, terrorize. This time, walang global silence. So, medyo masaya. Nakangiti dito yung snapper. Napitas na nila nga yung Lina. Ay, nakuki out si Dark Willow. Kaso nga lang, patay pa din, ano? Pero most important kill doon is yung Lina nga. Kaya lang, men, pwedeng mabigyan yung Chaos Knight pag mapapla ng BKB. Nag-critical pa sa mukha and dun lang gagamitin yung global silence. Pero okay lang. Healthy pa rin dito si Karma. With 9 seconds, BKB in the armlet. Tackle paid off. Suntukan galor with Marcy, mga kaibigan, pang kung nagagamit yung blade mill. Kaso lang si RR yung mabibigyan naman din sa part na yon. Pero successful sila to take down Chaos Knight. And right now, inabuli Miracle. Swerte pa ba sa root? Abutin ha. Halo ka. Swerte sa root. Na-vacuum pa. Pinaturn na ron pa nga ng MAG, mga kaibigan. I think that clash, it was a win for MAG still. Napatay nila yung CK, 2 cores yung nawala. Samantalang sa MAG, kala ko nga mamamatay na si Darkseer doon eh. Pero yun, surge talaga, nakatakbo. Meron din kasi silang pang-sustain dito. That was
already a good kill from Xerxia na napatay nila yung Lina first. So, walang nakapag-free hit sa may likod. Kaso ang problema, meron na sanang BKB si CK, pero nung nawala yung duration ng BKB niya, yung tiny lang yung lumapit sa kanya, avalanche toss, wala na, deaths na din siya. But I guess, Rupido, okay lang din naman si Rupido. Kasi kahit namatay siya, nakapatay naman siya sa silencer eh. Siguro kung ako yun, nag-rebound out na ako. Pero he knows kasi na, okay, before ako mamatay or before ako tatakbo, patayin ko muna yung silencer. At least man na may mabawas din na isa pang hero sa MAG. Ito na, Roshan na sila. And I think mabilis lang din sila kumuha ng Roshan because of the tag team netong ni JG. So, pabili naman na yung snapper ng kanyang Guardian Grips. Importante yan, especially facing silencer din dito. May pang ano sila, no? Mas wala nang contest na gagawin nga. Wala na. Yung MAG. So, Easy Ages of the Immortal for Karma. Guaranteed, mga kaibigan. And syempre, that Roshan kill is brought to us by Vortex. For your PC upgrade, go for Vortex, baby. Yon. So, Aegis, kay CK, tama lang din. Siya yung priority na mabuhay ng Xerxia dito. Siya yung nagdi-deal ng damage din kasi with the physical damage. Although, commended ako kay Rupido ha. Maganda yung mga rebound in niya dito. Lalo na doon sa mid lane. Pero of course, MAG, hindi sila natatakot na kahit may Aegis, tinatry pa rin nilang basagin tong tier 2. Eh, yun nga, na-force out na. Si Direk talaga yung malas. Actually, 3 games sa iyo. 3 series, 3 games. So, alam naman natin kung sino yung malas eh. Ikaw yung pinapasa mo. Siya pa naman technical director natin, 3 series, no? Mamaya si Brownie pa, game 3 din yun sa pangatlo nating series. Pero yung Oso Bear, easy money na to. LB panigurado. Easy money. Yup, kanina napunta. Kasi ano eh, no? Hindi mo ma-identify kapag yung Bear namatay. Hindi mo alam sinauha. Ox lang, kahit sino dyan. Oo, 300 gold, 300 easy. Yan. Easy 300, ganun lang. Pero, yun nga, na-force out nila yung BKB ni CK dito. I think, matagal pa din naman before mag-expire yung Aegis. So, they can still wait yung BKB, yung cooldown ng BKB, and then dun pa papalag yung Xerxia. Once na may BKB yung CK. Yan no, 60 seconds lang naman. Bliss lang. Ay, kaso mo, gano'n sila, Jay. Magbubo sila dito sa mid-tower. Meron silang Aegis of the Immortal to work with dito. And ako, hindi pwedeng mahuri si Exiler. Naka-terrorize na agad, pero nakapag-bop ng BKB. Di niya na timing yung LSA doon sa part na yon. Pero focus lang sila dito. Guardian Grips will be used. Tier 2 tower yung focus. Pero Bombi, why is he there? Masyado na siyang malalim sa 10 feet, mga kaibigan. Pero armlet target. Kanina pa naman yung kay Snake sa mga ganong armlet siya nadali, no? Naku, toss back. Naku, dali si Jaja yata. Pero nice avalanche coming from Shishka. JG popping his BKB. 4 seconds stun by Karma. Killing Tiny sa process. Sabay armlet toggle pa alis. And that's Darkseer and Tiny down. Ang ganda ng ginawa ni Ruby doon. Tinalunan niya. Alam na may mga heroes na ng MAG nakatabi ng mga kampe niya. Pero tinalunan niya talaga si Lina. At na-force out yung Darkseer na si Lina yung isurge para makatakbo at hindi na mamamatay. So, ang nangyari, since wala na siyang surge para sa kanyang sarili at para kay Tiny, silang dalawa yung namatay doon kasi nakapag BKB, armlet toggle talaga to si CK. Yun din isa sa mga reasons kung bakit nahihirapan sila patayin yung CK. And so, I guess... Hindi niyo mapatay mag-isa yan. Ayun, kaya pala, kala ko matatagal lang pa eh, no? Pero ano eh, matapang siya nun, like you said, meron naman siyang armlet na yun yung naging panlaban, ano? Okay lang, feeling ko kahit mamatay siya doon, may Aegis eh. Oo, okay lang at I think yung Aegis, pwede pa nilang gamitin? 1 minute? Or, ay wala na din kasing BKB. So, ipapressure nilang maybe take down the tier 2 tower netong MAG sa top lane, and then later on, pwede pa silang pumalag actually. Once na may heart na tong CK, pag na-farm niya yan, para sa akin ang hirap ng patayin, and they need something na panlambot dito. Maybe Shadow Blade, I mean, Silver Edge for the Lina, or maybe a Skadi, I don't know kung anong mas maganda na kukunin ng Lina dito for the CK, but either of the two is still good.
And feeling ko, kailangan mag-antay pa dito ng MAG na medyo yumaman pa yung Lone Druid. Nag-react kasi siya dito, may kalaban ng Marcy na pa-blade mail, no? Kasama yung Chaos Knight ng mga early birds, mga kaibigan. Kung nirect na niya yung Maelstrom, feeling ko ngayon, may mas mabigat na item na siya, like Basher, I guess. Mga cheap items para sa Lone Druid. Pero all in all, okay lang naman. Binili niya pa rin naman after BM yung Maelstrom. Nag-blade mail kasi siya eh. So medyo na-delay din yung item ng bear niya. Siguro, hindi mo napapalag yung MEG dito. Kailangan nila, sabihin natin, okay, may damage naman si Exiler ni eh. Pero I feel like since siya yung laging tinatalunan ni Rupido, kailangan pa nila ng another person na magda-damage, which is eto nga, Lone Druid. And he's going for the Maelstrom. Okay. I think buo na rin naman. Oh, Mjolnir. Actually. Mjolnir pala, Mjolnir. Upgrade, yes. Ayan. Pero para sa akin best item for Lone Druid dito, I think Assault Kiras. Maganda. Yeah. Physical damage kasi yung binabato ng Xerxia dito. Most of their damage is physical damage and Assault Kiras, well, no armor para sa mga kampe, para sa iyo. Mm-hmm. Good. And meron din yung attack speed for your bear. So possible na magbi-build siya later on ng Kiras. Okay, shoutout daw sa mga Kadiao, no? Happy viewing sa inyo dyan. Ato ni, ano yung Kadiao? Hindi ko alam eh. Hindi Bisaya yun eh. Hindi ba Bisaya yung Kadiao? Ato ni. Ha? Eh, Bisaya yung Ato ni. Atin to parang. Oo nga. Or siguro hindi lang ako Bisaya. Kaya hindi ko alam. Kadiawon ta. Baka kumain na tayo. Ewan ko ah. Pa-translate na lang guys sa nakakaalam. Pero ito, Global Silence ginamit na nga mga kaibigan for Karma. Kaso lang di, wala pang basher kasi. Pwede nilang makakuha si Karma ng basta-basta dyan. And nahihirapan sila dun ah. Wala pang Heart of Taras yan. What more? Kung meron ah. Radiant's middle tower is under attack. Oo nga. I think Merakel? Yung bear na naman ba ang madadali? Pwede actually. Nahuli nila eh. Ay, di nabutan. Si Toske, yung kumukulit dun sa Osobear, pero good thing nakatakbo out naman, ha. So, si Osobear going for BKB muna dito. Ewan ko, parang yun nga, na-delay talaga feeling ko sa blade niya. Na-delay nga naman talaga siya. Pero, ito nga, tingnan mo yung dalawa. Yung Tahini and Silencer nakatambay lang sa may mga puno. Naghahantay sila siguro kung sino magpo-farm. Top lane dito, Bombi. Wall will be you. Sabay saktong pasok, may cash ka. Kaso lang, men, masakit pa rin dito si Rupi do. And ito na nga mga kaibigan si Karma. Dalawa sila doon, sayang. No? They managed to kill Dark Willow though, pero that caused them to, both of them, sa taas. Silang dalawa na naman ang nadali. Yep. Actually, maganda na sana yung vacuum ni Darkseer eh. Na-cancel niya yung rebound ni Rupi do. Pero nandun na din kasi si Karma. At saka, yung mid carry talaga, nandun na din. So I feel like good rotation from Xerxia. Ito talaga, dapat dito sila sa taas magbaba eh. Mag-play. Magbaba. Sa taas sila magpa-play kasi yung baba nila basag na din. So ganun lang naman kung yung lane ng MAG dito is sa baba sila magpa-play, yung Xerxia naman sa top lane. And I think they need to secure this tier 2 tower. And right now, walang kahirap-hirap since di naman na i-defend ng MEG yan. Pa-shoutout din daw sa tropa nating architect na si Ralph Pascual na namimigay ng pambit ngayon. Ba't hindi kami nabigyan kung namimigay ng pambit ngayon? Dapat bakit tropa ka ba? Namimigay daw eh. Oh, sa tropa. Walang sinabing tropa na namimigay ng pambit ngayon. Nanghihini pa to. Ba't hindi umabot sa amin yan? Shoutout sa'yo, architect. Happy viewing. Ay, naku po, nakadidi. Si Task. Ito, masakit to. Kaya niya, one hit. I think, isang kombohan si Silencer. Silencer din yung pinaka-importante bago makapag-global silence. Pwede niyang patayin agad. Pero may plano atang mag-smoke. Grabe naman. Tatlo yung smoke ni RR. Dala-dala. Pwede sila mag-smoke nga, no? Pero 1 minute and 40 seconds pa naman mag-re-respawn yung Roshan. Actually, ahead pa nga sila ng 4K dito. Kahit ang yaman ni, ni CK, ano? Palag-palag si Lina kasi. I mean, double carry setup to eh. Feeling ko. Since yung Lina naman. Oo, double carry. Yung comparison sa Toscar versus Lina pagka nag-long game tayo eh. Doon ka sa dalawa na yun, magiging katuwang mamaya nung
lone draw with, unlike dito kay Chaos Knight na yung one man show niya, unless yung RC biglang maging some point mag-carry type na din siya na mga IT man, like bashers na yung the loose. Ibang usapan na yan guys pag yung Marcy ganun yung item din. Pero kaya lamang pa ng 4K yung MAG dito kasi nga ang layo ng difference, gold difference ng mid ng dalawang team. Sir siya yung mihong task. Loko, ang pwede hirap talunan, eh. Pwede talunan, toss back! May BKB may, na, hindi niya na agad nagawa guys. Nakapag-react na with a BKB karma. Pero since wala ng BKB, pwede silang nga umagro dito eh. May chip palagay mo. Pwede. Pwede sila. Meron silang global silence. Meron ba silang lahat? Pero tingin ko ano eh, nagpe-play safe sila. Kasi once na mamatay silang lahat dito, timing kasi yung pag-respond ng Roshan. They don't know kung kailan magre-respond. Pero alam nila na malapit na din. Kasi matagal yung extension ng Roshan dito eh. So parang alam nila na okay, magre-respond na yung Roshan. Huwag na natin i-gamble pa na papatay pa tayo. Kasi later on, magkaka-clash din naman. Yun naku lang. Po, may nahuli pa nga. Sayang, ano? Fish ka dito. Na-temp siya sa creep wave sa gitna. Sooner or later, magre-respond na yung Roshan. And dito na sila magkakaroon ng bakbakan. Pero the fact na namatay nga dito si Kishka, kailangan muna nilang hintayin. Though available yung buyback niyan, pero buuna yung Heart of Taras. Buyback will be used. Miracle's Bear. Nagahabol dito, pero hindi niya mahuli si Bombi. Nahold lang siya doon ng Dark Willow. No, I think ano na rin siya ata. Ganim short, tama? Barak. Si Bombi. Oo. Short na siya dito eh. I think na-force out, nag-buyback na din talaga yung Tiny doon kasi iniisip nila na baka mag-Roshan na din yung Xerxia. Yun na talaga, papunta. Oo. And Roshan nga is up, kaya yung both teams dito, uy, nag-smoke yung Xerxia. Lina, kasi magpapakita sa bottom lane, mas lalo silang go-go dito, Xerxia, kung sakali ha. Pero may BOT naman yan. Pwede siyang kumunik din naman agad, pero naku. Ay, ayun na alam. Roshan na. Pining naman na ni Toss, mga kaibigan, na baka papunta na nga dito. I-check nung Oso Bear ni Merakel. Mapi-fear, pero snowball countering that Lina for that LSA sana, pero protected ng BKB plus. Nandun yung sustain. Nandun yung wall, mga kaibigan. So, yung mga kawangis ang mga kamuka ay kailangan nilang kalabanin. Pero Toscar dito ni JG kamuntigan mamatay. Late global silence, pero mapipita sa likod is Marcy LV. Gumamit na yan ng ulti, ha? So ngayon sila magtutuloy-tuloy sa Roshan and Exiler. Naaabot ba si Marcy? The Garcy. Terrorized! Ay, ay, wait, what? Karma, Avalanche, counterplay, after counterplay, Zeal! Ngayon mga kaibigan, nakukuha nila yung Tiny, pero Overgrowth. Overgrowth, tuloy na-root sila dyan ng Oso Bear, and this is a disastrous teamfight. For Xerxia, ganda sana ng pagkaka-terrorize, pero hindi na-terrorize literal. No, hindi na-terrorize literal yung MAG support na yun. And that's 3 dead. And AG secured LV. Pwede sila bumasag ng high ground. Akala ko mananakaw pa yung Roshan eh. Oo nga eh. Na-terrorize silang lahat. Kung may blink lang si JJ, I think sa Rosh pit, I guess. Man, ang dami ko consider talagang hirap. Ang dali sabihin, mahirap gawin. Oo, mahirap nga naman talaga. Nagpo-front na din kasi yung dalawang support eh. So parang nung time na yun, wala na silang pake na mamatay silang dalawa as long as ilang seconds lang yung maibigay nila sa team nila, makukuha na ni Exiler yung Rosh, yung AG. So yun nga no. Pero yung clash kasi kanina sa Roshan, kaya nahihirapan yung Xerxia doon. Ang ganda na sana ng mga pagbatuhan ng skills eh. Pero ang pangyayari kasi, nasa surge at na four staff yep lang tong Lina. Kaya hindi siya namamatay. Parang ito, pag nakalayo kasi si Lina sa'yo, kanina si JG, na-stun siya ng Nina, namatay siya. So kahit sinong hahabol kay Lina, once na mapalayo lang si Lina ng a few, like inches. Oh, onti lang, sobrang onti lang. Ilang attacks na din kasi yung malalapag sa'yo yan eh. RR, ito na lang yung consolation prize na pwede makakuha nga ng Xerxia. And that's only silencer, pero titake naman nila yan, mga kaibigan. I mean, well, para sa akin, well played na nga si JJ dun eh. Kasi nakontra niya na agad, pa-LC na si Lina, na wireless punch niya pa, tsaka na pag-snowball din. Pero yung Oso Bear, kita mo, ang bilis rumaklik. Kala mo nga na overgrowth yung mga kalaban. Lahat halos na-root eh, di ba? Oo. Speaking of Oso Bear, mapipitas kaya nila. Ako, na-bait out pa. Ito na naman yung mga toss ni Kishka. Ay, ako si Lina. Rumaratrat na yung Lina, pero eto ni Kishka. Bakit kayo nagbabak, guys?
Suntong Aladis. And right now, makakapag Satanic. Meron siya Ages of the Immortal. I don't know bakit siya itinarget. Oh no, wala ng BKB. May na-lifesteal niya lang. May terrorized Dawn Kisses. But look at the vacuum into the wall and into the bridge, mga kaibigan. Nangyari dito para sa upunan nga ng Xerxia. Wala. Abutin pa yata. Ako, datos! Ma-ogre seal! Asa si Boss JJ from YouTube. Nice toss na naman ang sasabihin nun for sure. And 17k, lumobo na. Oh my gosh. Naging balon na yung kalabangan. Man, what a vacuum. Nakasatahan. Sabay wall. Tsaka, nung inin na sila ni Lina, siguro hindi nila ina-expect. Kasi kakakuha lang niya ng Satanic. So, siguro ang gusto nila is, okay, patayin natin, kunin natin yung Trash talking mo si Direk ngayon. Oy, Direk yung 5,000 Gcash ko, ah. Di ba? Joke lang. Oh, ngayon, Mega Creeps to LB. Walang, kahirap-hirap. Opo, nice toss na naman. Grabe na si Cash ka, mga kaibigan. And that's CK without buyback. And Barracks na. Hindi na actually. Tier 4 tower na yan, LB. And GG will be called 2-0 ng kupunan dito nga. And kalungkutan for Xerxia. Eh, maalat-alat. Mukhang mahulog sila sa Division 2. Yun yung worst part dito. Kasi isang game na lang ata yung lalaruin nila. Sayang yun sa search. Rage quit na naman si Asta dun sa part na yun ata. Kanina, ganun din si Game 1 eh. Si Asta, si Karma. Nadamay ko sa swerte si Elvie. Kayong walas dito. Pero yun ang ano, very well played from MAG. Para sa akin, MVP Tiny. Tiny Darkseer. Pareha True. Sila ng ginagawa. Tiny naman para kasi. Para si Tiny talaga, all the way. Grabe mga toss ni Kishka. Ang ganda ng mga nahuhuli niya, no? Pero si Darkseer yung place, ibang klase din. Nasasabi ko lang Darkseer din is, hindi lang kasi yung nakikita natin na lagi is yung vacuum wall niya maganda. Yep. Pero nakakalimutan natin yung saves niya lagi kay Lina. Totoo. Kaya hindi laging namamatay si Lina because alam niya kung sinong priority na isusurge. And little thing lang yun eh. Pero ang laking impact na yun sa game na hindi mamamatay yung Lina nyo na makakabaliktad pa, makakapag free hit pa. So, well played from MAG. Still, very good naman. Good game pa rin naman for Xerxia. Yes. Nakapalag pa rin naman sila. And nag-expect nga tayo game 3, di ba? Kasi maganda naman talaga yung pinakita ng Xerxia. Lumamang lang, nag-chat na si Direk ng game 3 dito sa screen. Di man kita ng mga tropa natin dyan. Pero inaasar niya si Madam LB. Pero si Madam LB, eh, last, ano niya, ano to? Ako ulit mamaya makakasama niyo naman sa series number 2. And laban natin doon, Direk, Atlantis. Sobrang gandang laban, guys. Versus Team Flow. Napakagandang bakbakan nun. And quick prediction. Prediction? Atlantis, Team Flow. 2-1 Atlantis. Ba't tumutuwan ka? Ba't tumutuwan tuwan ka dyan? Bakit? 2-1 talaga. 2-1 Atlantis. Tapos feel ko. Game 3 sa Batwit. Ganun. 2-1 Atlantis. So, I think 1 hour break kasi sinusunod ng DPC yung ano, yung oras, guys. Hindi follow through. So, alas 4, live ulit tayo. And then, abangan nyo mamaya. Solid talaga yung third series natin dahil nga Polaris yan versus AG. Battle of Undefeated, Undisputed na team. Pares 5-0. Yun yung kabang-abang. Yun. Magkakas yan si Brownie at si JB. So, that's it, mga kaibigan, para sa ating first series. Thank you for always supporting local casting. Salamat sa mga nag-like and share. Balik tayo mamaya alas 4. Dagger out. Peace.